aking dinadalangin na kahit manawarin, huwag sanang sungkitin, bigini mong itin, nalibinin itin. Ang iniingat-ingatan ko, kahit sa isang bikini mo, na inaamoy-amoy ko pa, agad nabi sa pagtulog ko. Aking dinadalangin na kahit manawari, huwag sanang sungkitin, bikini mong itin, nabibinin-bibin. Huwag sanang sungkitin, bikini mong itin, nabibinin-bibin. Huwag sanang sungkitin, bikini mong itin, nabibinin-bibin. Eh, isa pa, yung kuliman, yung kaya namin. Hindi ko man, kuliman, kuliman. Yung pangalan na. Oo, yun, yun, sige. Yan. Hindi! Dumadating si Rento, oh. Hindi ka naman na yan, ano yun? Ang si Rento, dumadating, oh. Magandang gabi, oh, Sorrento. Magandang gabi, oh, Sorrento. Good evening, oh, Sorrento. Bet, good evening. Ang gabi maganda. Pero mga mukha ninyo, puro pahit. Kaya huwag niyo akong itulad sa inyo. Wala kayong ginawa kundi uminom araw-araw. Manggulo! Mambulao sa ating mga kapitbahay dyan. Nakakahiya kayo. Sarento, inom kayo. Hindi ako marunong uminom. Hindi ako katulad mo. Tay, tama na ho. Tara na, umuwi na ho tayo. Sampa kayo sa mga kagaguhan ng mga yan eh. Tena. Rudy. Ay, magandang tanghali sa'yo. Kayo pala. Sige, tuloy. Ay. Sige, tuloy. Upo kayo. Pasensya ka na. Medyo napaaga yata ang dalaw namin. Oo nga eh. Alam naman ninyong pag ganitong oras nandito pa ang tatay ko. Ay, anong pakialam ko sa tatay mo? Ang importante sa akin, ikaw. Ang totoo nga niyan eh. Antipatiko sa akin ang tatay mo. Kanina umaga, pagkagising namin, nag-iayato ko agad dito. Beth! Beth! Bakit yung pagkain? Itay, nakahanda na ho. Anak mo nang po. Magandang... Nibali na. Elizabeth, mayroon ka palang... Buwesita. Rudy, Esteban. Kayo ba'y mayroong dokumentik? Wala o. Mga Pilipinong Pilipino kami. Pilipino? Oo. Sa katanghaliang tapat, tumakit kayo ng ligaw, Pilipino. Intik lang ang gumagawa niyan. Eh, baka naman gusto ninyong ipaghanda ko pa kayo ng tanghalian. Sige, yung may sabaw, yung tinola, yung may papaya, para masarap. Hindi. Hoy, Rudy. Kahit na ikaw na lang ang kahit sa isang lalaki dito sa babaw ng lupa, hindi ako makakapayag na ikaw pang makapopoy sa ako. Eh, itay, anong ibig sabihin ng popoy? Anak. Ang ibig kong sabihin, si Popoy Orense, yung kapitbahay natin dyan. Hi, Rodolfo. Gusto kong malaman mo na ang ibinuhay ko dyan sa anak ko ay higa-pawis pagsundalo ko para makapagtanggol ako sa ating bayan. Hindi katulad nyo. Pareho kayong hampas lupa, puro kahihiyan ang ginagawa nyo. Nakakahiya kayo. Kung talagang gusto mo na mapangasawa mong anak ko, bakit hindi ka magsundalo? Doon mo gamitin ang tapang mo na makapaglingkod ka sa bayan. Pasalamat kayo, naging tatay ka ni Elizabeth.
Pero kung hindi, yan ka tinandi lang. Kanina ko pa pinanaan yung lalamunan mo. Tingnan mo itong demonyo to. O sige, baka gusto mo makakita ng star sa langit. Ikaw lang demonyo ka! Huwag na ako! Aray na ko! Awawa naman kayo eh! Esteban, tatay ko yan! Ano ba? Sorry. Tandaan mo ito ah. Kahit kaisa isang babae na lang natitira dito sa babaw ng mundo, itong anak mo, hindi ako magsusundalo. Gentlemen, natutuwa ako at nakaraos kayo sa ating pagsasanay. At ngayon, masigit kayong kailangan ng ating hukbong sa dataang Pilipinas. Gusto kong tularan ninyo ang mga kabaro natin yan na nakahandang pumatay at magpakamatay alang-alang sa ating bansang Pilipinas. Maliwanag ba? Yes, sir! Maliwanag ba? Yes, sir! Pulutong! Da! Men! We have received orders from higher headquarters combining our units into one peacekeeping command. Gusto kong malaman niyo lahat na ang sitwasyon dito sa Iloilo ay masyadong magulo dahil sa politika. In spite of commonly controlled, kabi-kabila ang patayan. Kaya natutuwa ko at kayo ang mga pinili para ipadala rito sa pamumuno ni Sergeant Campos. Kaya kinakailangan ko inyong kooperasyon. Is that clear? Yes, sir! Sergs, carry on. Mga kababayan at mga kabaryo, maraming salamat po at dumalo kayo sa kasal ng kaisa-isa kong anak. Siya nga pala, bago ko makalimutan, sasamantalahin ko na pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo na sana'y ihalal ninyo ko bilang alkalde sa darating na halalang ito. At ipinangangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat ng aking magagawa upang mapaganda at mapabuti ang baryong ito. Mabuhay ang bagong mayor! Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsikain na po tayo. Let's bring it up.
kayo makiisa sa amin. Iboto niyo ang bagong alkalde na kalaban ng tao ito kung gusto niyo mabuhay pa ng mahama at wag namin sunugin ang buong baryo. Lahat ng bagay ay pagkakalap sa inyo ng aming alkalde. Katulad namin, nabubuhay kami ng masagana. Ang alkalde ay mapagkumbaba, mauliwain, mabait, maraming pera, kung ano kailangan natin. Maliwanag ba? Bakit ngayon lang kayo? Kung kailan marami na nagbuwis ng buhay? Patay na ang asawa ko. Saka kayo dumating. Kung kailan basang-basa na kami? Saka nyo kami gustong pandungan? Kailan pa? Kailan pa kami bibigyan nyo ng proteksyon? Kami maliliit na mamamayan. Kayo, parati na lang kayo huli kung dumating. Bakit, Melgar? Nagtataka ka ba? Umpisa lang yan, masasanay ka rin. Ganyan talaga kalupit ang politika dito sa ating bansa. Pati ang mga walang malay, sir. Ganyan naman talaga kayo mga Kristiyano, di ba? Walang awa kung pumatay ng kapwa niyo, Kristiyano. Alam mo, Melgar, sa amin sa Mindanao, mahalagang buhay. Pero pagdating sa politika, kayo mga Kristiyano, ay lumilihis sa aral ng Biblia. Sir, alam mo at alam natin lahat, ang batas ay walang kinikilingan relihiyon, kahit sino.
niya ako sa kapwa eh. Parang awa mo na. Wag mo ako patayin. Wala akong pinipiwi sa tao. Katunayan nga, mapagkawagawa ko. Wag, mapahawa ka sa akin. May pinaparan ako. Wag! Wag! As I have said, Sergeant, dito sa lugar na ito, dadaan ang grupo ni na Commander Layog. And in this vicinity, numbers of killings, hijackings, and cattle rustling have been happening. Lahat ng iyan nagkagawa ni na Commander Layog. Ayan, dito marami po. Dito. Dito. Oh, lima sila at yung Sergeant dyan, ha? At saka yung paborito ko, yung corned beef. Yes, boss. I want them to be stopped immediately, at all costs. Yes, sir. Elvira, sigurado ko ba sa impormasyon na binigay mo sa amin? Oo, Tiniente. Kailan ba naman ako sumablay sa tip ko sa inyo? Huwag kayong mag-alala. Meron akong contact na nasa grupo ni Commander Layog. Mabuti kung ganun. Sergeant Campos, nakahanda ba mga tao natin? Handa na, sir. Nandiyan na pala sila. Sir, kailangan pa ba ito, sir? Pwede naman namin trabahuhin sa hindi ganitong paraan, ha? Di ba mga kasama? Oo nga naman, sir. Melgar, this is a combined intelligence, police, and military operation. And those outfit will surely ensure the success of this operation. Kaya si Warman sa amin to, sir, di ba? Sir, mukha yata reklamador itong mga tauhan nyo eh. Ayaw kayo sundin. Sino ba itong nakikialam na ito? Siya si Elvira San Mateo. Military asset. Malaki na itutulong niya sa operation natin. Yun naman pala, sir eh. Kaya di siya na lang palakarin nyo. Melgar, baka nakakalimutan mo sundalo ka. You're here to obey orders. Do it! Kahit na magalit kayo sa amin, sir, hindi namin kayang sikmurahin ang pinagagawa sa amin. Di ba mga kasama? Oo nga naman, sir. Ayos to. Ludo na to. Pagdaan-daan, Commander. Mainit yan. Kailan, sunod mo ako rito. O mga kasama, mahilig tayo mabuti. Oh, makinig kayong lahat sa sasabihin ko sa inyo. Masyadong masela ng ating lakad. Kaya magdadalawang pangkat tayo. Ang isang grupo dito magdaraan. Ang isa naman dito sa kabila. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Mga bata, sa lahat ng mga naging lakad natin, etong medyo delikado. Pero pag nakalusot tayo, medyo malaki-laki ang magiging parte nyo, ha? Kaya bukas ng umaga, eksakto alas 9, kailangan nandiyan na tayo. Nakaposisyon na kayo. Malapit na. Konting tiis na lang. Ready. Malapit na tayo. Okay na, may dumating na sasakyan. Marahil yan na nga. Mata! Siyan tayo!
Commander! Kagwapa sini sa imo niyo! Bon, ha? Ay, ne, ano, ne? Na? Bila tingnan mo! Puta, gusto mo, ne? Ha? Puta, katama mo sa inyo, di ka mo nagkalalin? Pom-poms ka mo? Puro na galing ka mo sa Brazil, ano? Mother! Taga Brasilia niyo? Taga Brasilia! Kunin lang ito mapapakinabangan! Hindi naman natin kaano ano yan! Palin yan! Ito yan ang kalating mo ano, di ba? AIDS! May pakuwang ka pa! Akin na yan! Huwag akin to! Naglilihi ako eh! Akin na yan sabi! Huwag akin to! Akin na yan! O, sige na nga! O! Granada! Sir, sir. Magandang umaga naman sa inyo. Sir, nag-file daw ka ng indefinite leave. Siya nga pala, Melgar. Hindi ko nasabi sa iyo na isa akong hachi sa tribo namin. Kung kaya hindi ko pwedeng pabayaan ang problema sa aking bayan. Kung papala rin ako na maayos ko ang gusot, doon, tiyak na babalik ako sa serbisyo. Wala na ba ibang paraan? Tanging si Ala lamang ang makapagsasabi ng ibang paraan. Nahati sa dalawang damdamin ang katawan ko. Kaya lang, natatakot lamang ako. Baka dumating ang araw nang pinaglalabang kong tungkuling sinumpaan ay may pagpapalit ko lamang sa hindi ko nauunawaang prinsipyo ng imagsikan. Maaari mo rin iwasan ang prinsipyo niyan, Sarge, kung iisipin mo lang na nasa militar ang tunay mong daigdig. Kapag
kapag ginawa ko yun, hindi lamang ako nagkasala sa mga kalahi ko, kung hindi sa Islam at sa banal na Quran. Sir, kung hindi ka namin mapipigil, bawal mo ang aming mga dasal. Sana sa darating na araw, sama-sama tayo ulit. Salamat nga pala, Sarge, sa rekomendasyon mo sa amin. Magmula kahapon eh, mga korporal na kami. Sarge, salam alaikum. Salam alaikum. Sige. Salamat. Salamat din. Sir, salam alaikum. Alaikum salam. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Tuloy kayo. Ano ang kailangan niyo? Nandiyan ba si Elvira? Elvira! Po. May mga bisita ka. Opo. Sino po sila? Mga sundalo. Ah, kayo pala. Maiiwan ko na muna kayo. Kumusta ka? Mabuti. Ako mabuti. Buenas noches, señorita. Kumusta ka na, Elvira? Elvira, ang ganda mo. Kumusta ka? Mabuti. Maupo kayo. Opo, dito ako. Mabuti naman na dalaw kayo. Ba't di ka maupo? Oo nga naman. Ba't di ka maupo? Sandali lang. Teka. Anong nakakatawa? Ba't tawa ka ng tawa? Ha? Wala! Mainit, hindi ba? Ha? Hindi! Malamig! Giniginaw nga ako eh! Oo nga eh! Lamig! Lamig! Naiwan ko yata yung jacket ko eh! Hindi ba mainit? Ha? Oo! Mainit nga! Mainit! Sabi ko sa inyo, mainit. Sige, lakad na kami. Sige. Tuloy na kami. Manisahan kasi. Siya nga pala. Pasensya ka na doon sa inasal ko sa headquarters, ha? Okay lang yun. Ako nga naiiya sa inyo, eh. Doon sa minungkahi ko kay Tiniente. Di ba yung suit nyo? Mabuti naman na dalaw ka. Wala na, inip ako sa barracks eh. Walang magawa. Siya nga pala, pwede ba kita matanong? Nang ano? Bakit ka pumasok sa ganitong trabaho? Hindi mo ba alam na delikado? Mabuti na to. At least, nakakatulong ako sa pamahalaan. Bakit? Kasi, nung araw, nung kumandidatong papa ko, pinatay siya ng mga kalaban niya sa kandidatura. Pati nga asawa ko, nadamay. Malungkot din pala ang buhay mo. Bayaan mo. Araw-araw dadalawin kita rito para hindi ka mainip. Kahit naman hindi eh. Dahil magkikita naman tayo araw-araw. Alam mo bang ako nagluluto ng pagkain niyo at namamalengke sa headquarters? Ganon. Kaya pala masarap ang ulam naming araw-araw eh.
Inay, ano ba nakalagay sa sulat? Kumusta daw tayo dito? At ang bilin dito eh, mag-aaral ka raw maigi. Nag-iipon daw siya ng pera para pampiyansa ng Kuya Esteban niyo. Pero, ang magandang sinasabi dito bukod sa nataas siya ng ranggo, humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng hindi niya mabuting inasal noon. Mamalengke, nang kakainin nyo, dating gawe. Pwede ba samahan na kita? Hindi kayo nakakaya. Baka may storbo ko kayo. Ah, hindi, okay lang. At least may tagabuhat ka. Akin na. Magkano mo to? 1 piso. Tumbayad. Ika na? Magkano ito? 1 piso. Bigyan niyo ako ng 4. Daba! Pala, Rudy. Balitang-balita dito sa Murphy ang kabayanihan mo dyan sa Iloilo. Rudy, malaki na ang tiyan ko. 8 buwan na nakakahiya na sa mga kapitbahay. Kaya kung maaari sana, umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Pakasalan mo na ako at nang mabigyan mo ng pangalan ng ating magiging anak. Nagmamahal, Beth. Yaman din lamang na kayo'y pinag-isa ng simbahang ito. Kayo ngayon ay mag-asawa na. Tulad ng sinumpaan ninyo na kayo ay magsasama ng tapat sa hirap at sa ginhawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong dalawa. Magpatea kayo ng isang halik sa bawat isa. Tandaan ang inyong tapat na pagmamahalan. Pinabati mo. Salamat. Kamusta ka na, Grace? Mabuti naman, Kuya. Tol, binabati kita. Kuya, magpakabait ka lang sa loob. Mag-iipon ako ng pera para makalaya ka agad. Salamat.
Congratulations. Mano po, Papi Amin ay paglaya ko. Pagbabagong buhay na ako. Oh, Mang Atong, bakit mukhang malungkot kayo? Dapat nga masaya kayo dahil ikinasal na anak nyo. Sino ba naman ang matutuhan yan? Puro na lang kahihiyan ang nangyayari doon sa buhay ko. Tingnan nyo nga kung kailan nagkaroon ng deposito. Saka pa ikinasal. Eh, talagang ganyan, balae. Mabuti at umabot sa kasalan. Mano po, itay. O bakit ganyan na naman ho ang mukha ninyo? Iyan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Iyan ang popoy. Eh, paano kung masisara yan? Di malaking gastos na naman yan. Pasanig ko na naman yan, nak. Aba, balae. Eh, anong ginagawa ng anak ko? Eh, responsibilidad niya yan. Naku, eh, tay, hindi lang nyo. Halina nga ho kayo. Umuwi na ho tayo. Nakakayaw sa mga tao. Ay, naku. Lumakad na tayo at makakain na. O, tayo na mga kasama. Tara kayo. Tama tayo. Tena. O, paano, misis? Natatandaan nyo na. Tuwing kinsenas at katapusan, yung obligasyon nyo sa amin. Oho. Sige, ala. Anganin ba rin mo? Piringan nyo yan. Mataas ang blood pressure mo, iha. 150/100. Kailangan siguro magpa-confine ka para ma-monitor natin ang pressure mo. Eh, magkano naman ho ang kakailanganin, Doc? Hindi ko pa alam. Pero, mag-deposito ka muna ng 1,000. Dahil sa yan ang patakaran namin sa ospital. Naku eh. Wala ako 1,000, Doc eh. Eh, meron ako dito. 45 lang. Marami ka nang pinaperwisyo, Mayor. Huwag! Teka, ano ba kayo? Mga militari ba kayo? Wala ka na maraming sinasabi! Halika! Tangan! Talagang meron pa rin mangilan-ngilan sa inyo.
na hindi pa rin tumutupad sa kanilang sinumpang tungkulin. Hindi ba kayo nangihinayang? Sa mahabang panahon ginugulin nyo, bago ninyo masuot ang mga inuporme yan, sinasalaulan ninyo ang pangalan ng mga militar. Mga inuporming ginagamit yung kasangkapan sa inyong mga pangurakot nang dahil lamang sa inyong pansariling kapakanan. Alam niyo ba kung anong tingin sa inyo ng mga sibilyan? Para kayong mga asong gutom na kapirasong buto lamang ay pinag-aagawan niyo pa. Kayo-kayo ang nagpapatayan at kinabukasan. Sa lahat ng mga pahayagan ay kami ang inyong pinagbibintangan. Grasya na lamang na isusubo namin ay inaagaw niyo pa. Ang ipinagtataka ko lamang ay hindi naman nagkukulang inyong mga opisyal sa pagdidisiplina sa inyo, ang mga taong nakakataas sa inyo. Pero kayo mismo ang walang disiplina sa inyong sarili. Kaya't ang dapat sa inyong masasamang sanga ng militar ay putulin na. Huwag! Maawa po kayo sa amin! Hindi na po kami ulit! Huwag po! Hindi na po kami ulit! Kaya ang bahala dyan. Opo, Commander. Bigyan sila ng marangal na libing. Sige o. Mga kasama, pagmasdan nyo ang mga taong ito. Sila ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanilang mga kapwa. Katulad ng isang ito, naturing ang doktor at may-ari ng isang pribadong ospital. At hindi lamang ang kanyang ospital, kundi halos lahat ng mga pribado ay hindi binibigyan pansin ang mga naghihikaos. At kapag ang mga ito ay may karamdaman at walang sapat na salaping pang-deposito, ay pinababayaan na lamang manigas at mamatay na nakadilat ang mga mata sa isang sulok ng pasilyo. Kailan niyo matututunan mahalin kaming maliliit? Nakalimutan niyo na ba na pare-pareho tayong Pilipino? Yan mga kasama, ang matagal nang sakit ng ating lipunan. At katulad din ang naturingang alkaling ito. Hinalal ang buong bayan upang mamuno. Ibinigay ang buong pagtitiwala sa pag-akalang sila'y tutulungang mga mahihirap. Kukupkupin, arugain at bibigyan ng biyaya ang mga taong mamamayang naghihirap. Tangin na mo, alkalde. Animal ka. Talagang maitib ang buto mo. Naturingan ka pa namang isa sa ngugit sa ating pamahalaan. Pero ano ginawa mo? Wala kang inatupag, kundi puro yan ang sabi ang iyong kaban sa pamamagitan ng pangurakot, palilin lang at maluloko sa mga taong malilit. Malilit ay pinipilit mo pang ibang sa lupa. Pinipilit mo pang patayin. Alkalde, nakapangihinayang. Lubang nakapangihinayang. Naturingan pa naman tayong isang bansa. Subalit watak-watak ang ating diwa. Alkalde, hindi lamang ikaw, kung hindi siya tampak ay mawalang iya. Ngayon, alkalde, bibigyan namin ng hangganan ng inyong pagmamalabis. Puputulin namin ang inyong pag-ahari. Kayaan! Alisin ang piling! Huh?
Sige, lakad! Mga kasama, bakit gusto nyong mamuhay na para kayong mga isda o hayop na kung kailang gusto muliin ay po pwede? Naunawaan ko ang inyong pinaglalaban. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ako isang sundalo. Mahaba-haba na rin ang paghihirap ko para magkaroon lamang ng tatlong guhit sa braso. Tinalikuran ko ang lahat ng yan alang-alang sa aking kapwa Muslim. Dato, salamat. Liway, ipinatawag ko kayo dahil marami na akong nababalitaan na masyado na kayong nagiging malupit para bang wala nang halaga sa inyo ang buhay. Ayaw niyong bigyan ng pagkakataon ang mga taong ituwid nila ang kanilang pagkakamali. Mabuti kung naunawaan ng ating pamahalaan na ang mga pinapatay niyong yan ay di na karapat-dapat sa ating gobyerno. Alam niyo ba na pinalalala niyo lang ang mga pangyayari? Mawalang galang, Haji. Sa pilantik ng dila mo, kami pa ang binibigyan mo ng sisi. Lahat ng ginagawa namin ay masasama. Ganun ba? Bakit, Haji? Labag ba sa ating mga patakaran ang pumatay? Pumatay kahit na ito'y ating kalipi. Kahit na ito'y isa sa ating mga mahal sa buhay, kung sila naman ay lumabis at nagkamali. Haji, unawain mo kami. Ang mga taong tinitigpas ko ay yung mga taong walang ginawa, kundi ang manglamang, mga pi sa kanyang kapwa, lalo tigit sa lahat sa mga taong mamamayan na naghihirap. Nararapat lamang sigurong putulin ang mga masasamang elemento, ang mga taong batik sa ating lipunan, ang mga bagong huta sa ating panahon, at nang sa ganon, ay hindi na sila pamarisan, at kailanman, ay hindi na magkaroon ng pagkakataon na kumara pa ang kanilang nakakasulasok na kamandag. Hindi ba yan ang ipinaglalaban natin? Kung bakit natin itinatag ang samahang ito? Hindi ba? Ipagpalagay na natin. Pero hindi natin pwedeng daanin sa pamamagitan ng patayan. Bakit hindi tayo bumaba sa kapatagan at lumapit sa nakakataas na nanunungkulan sa pamahalaan at doon natin idulog ang ating mga karahingan? At baka sakali, mabigyan ng lunas ang ating mga pinaglalaban. Alam nyo ba, sa bawat buhay na ating ibubuwis, ay marami ang magturusa. Paano na ang ating mga pamilya? Paano na ang kanilang kinabukasan? Paano? Hindi yata ako naniniwala sa sinasabi mo, Haji. Sa pulpa sa aking pagkabata, at ako'y nagkaisip. Wala pa ako nakita ang gobyerno. Napantay-pantay ang pagtingin sa mamayan. Basta't ang alam ko, ang ilan sa kanila, mga sungaling, mapanapi, mapalay, lalong-lalo na sa ating mga Muslim. Bilang ginagalang niyo, Sultan, nais kong unawain ninyong lahat na ang sinabi ng ating kapatid na si Haji
alang-alang man lamang sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Sige ba rin, kayo nang inom. Ang dami. Este, kung ano man ang hindi natin pagkakaunawa nun, kalimutan na natin yun. Gusto ko ng magbagong buhay. Mahirap ang buhay sa Muntinlupa. Sempiano, maaari ka siguro magbago. Pero sa akin, wala ka ng pagkakataon. Dahil malaki na atras mo. Steng, ano pa hinihintay mo? Ulitin mo na sikmura niyan. Testing, wag. Baka naman kailangan mo tulong namin. Siya nga naman, Melgar. Alam namin sa pagkakataong ito, kailangan mo ng karamay. Kung kailangan mo kami, anytime. Gusto rin naming makatulong. Huwag na. Problema ko ito eh. Magkakasama naman tayo, Melgar. Lahat ng problema mo, problema rin namin. Oo nga naman, Melgar. Sama na kami. Oo nga, sama naman. Kami. Salamat na lang. Babalik naman ako eh. Sige, ingat. Pagkapil muna kayo. Thank you. Sama lang.